Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga lagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyo lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong kanya mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyong lahat at sa mga kapatid po natin na kasama sa banal na pagdiriwang nito na nasa kanya-kanyang tahanan, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Noong ako po inimbitahan minsan sa isang parokya ng ilang parishioner namin, kami kumain po sa McDonald's. No? Habang kami kumakain, nagkukwentuhan kami, meron po sa kanila kasama yung kanyang dalawang chikiting. Habang kumakain kami, hindi nagkukwentuhan, napun ako yung panganay niya na batang babae. Nakatingin doon sa isang bata sa kabilang lamesa. Hindi naman kalayuan sa amin. Tapos ang tagal niyang tinitingnan. Kaya natawag yung attention ko. Napalingon ako. Ano ba yung titingnan ng batang ito? Nakatitig lang siyang ganun doon sa bata. Napun ako yung bata, umiiyak. Ay di, say ko ah. Siguro kaya nakatitig yung batang babae, yung panganay. Kasi umiiyak yung bata, siguro yung naawa. Siguro di kaya nag-iisip siya, nagtatanong bakit naiyak yung bata. Palbasa man ako, busy makapagkwentuhan, tinignan ko lang. Yun pala yung tinitingnan niya. Maya-maya, hindi na siguro nakatis yung bata. Tumayo, dinampot yung French fries niya, saka yung kasamang laruan dun sa order na McDonald's, binitbit. Lumakad, saan pupunta itong batang ito? Tinignan ko siya. Pati yung nanay niya napatigil. Nilapitan niya yung bata na iyak. Tapos iniabot yung kanyang laruan, yung French fries. Tapos tinapik yung bata. Mamaya tumigil na yung bata na naiyak. Sabi ko, grabe, napaka-sensitive nung batang babae. Sabi ko dun sa nanay niya, alam mo, napaka-compassionate at very affectionate yung anak mo. Hindi ko iniisip na may ipon niya yung lakas na loob para patahanin yung batang yon na naiyak, na hindi naman niya kakilala, hindi naman niya kaano-ano, pero hindi niya natiis yung pag-iyak ng bata, ng kanyang kapwa-bata. At para patahanin yon, she offered something na makakapacify ng kanyang iyak, papatahan sa kanya. Pero the best thing is that tinapik pa niya yung bata. May affection na kasama. Merong pagpaparamdam ng pagmamahal. Siguro natutunan niya rin doon sa magulang. Very proud yung magulang niya at ako dun sa bata. Alam niyo, para sa akin, ito yung itinuturo sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Noong pagalitan ng mga alagad, yung mga batang gusto lumapit kay Jesus, nagalit si Jesus sapagkat ito, hindi ito yung values niya. Hindi ito yung kanyang pananaw. Kaya numapo na yun ni Jesus, pinagsabihan niya yung kanyang mga alagad at ipinahayag niya sa mga tao, sa kanyang mga alagad,
napabayaan na lumapit ang mga bata sa kanya, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Maliwanag kay Jesus, maliwanag sa pananaw ni Jesus, na yung mga itinuturing na mahina, na hindi dapat lumapit kay Jesus, yung mga secondary citizen, yung mga walang kakayanan para ipagtanggol ang sarili, para kay Jesus, sila yung mga dapat binibigyan ng pansin at pinararamdaman ng pagkalinga, ng affection, especially, hindi na tayo lalayo, hindi na tayo maghahanap ng extraordinary affection. Simpleng human affection. Simpleng pagpapahalaga. Yun ang hinihingi. Hinahanap ni Jesus na mula sa atin, na may papadama rin natin sa ating kapwa. You see, at the end of the gospel, ginawa ni Jesus, kinalong pa niya yung mga bata, ipinato ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Maalam si Jesus na umintindi sa mga mahihina. Maalam si Jesus na magpadama ng pagkalinga, ng pagmamahal sa mga naghahanap nito. Malayong malayo ito sa pananaw ng mga lagad. Sabi po ng komentaryo, hindi hinayaan ng mga alagad na lumapit kay Jesus yung mga bata. Pati yung mga say, actually, hindi lang mga bata, pero sabi ng komentaryo, pati daw mga babae, hindi basta-basta hinahayaan lumapit kay Jesus. Sapagkat para po bahagi ng kultura ng mga Hudyo, kapag ikay tanyag na tao, ang unang hayaan lumapit sa iyo ay yung mga lalaki, kasi sila yung may posisyon sa lipunan. Tapos yung mga guro din, yung mga tanyag na tao rin, yung mga kinikilala sa lipunan. Kaya ito yung mga mapupunan natin sa Ebanghelyo, ito yung mga nangunguna lagi na kinikilala, na sumusunod kay Jesus, na binabanggit. Yung mga bata, mga babae, secondary citizen lang yan eh. Hindi sila bahagi sa istatistiko. Hindi masyadong binibilang yan. Kaya nga, some other parts of the gospel say, may 5,000 kalalakihang pinakain si Jesus, bukod pa ang mga babae at bata. Pahabol na lang yon. Yung count nila, hindi na kailangan actually. Ganun ang pagtingin. Pero ito pa yung mabigat na dahilan. Iniingatan ng mga alagad na si Jesus, baka mabahiran na impurities. Yung kanilang divine Lord. Bakit? Isang pananaw na usually yung mga nag-aalaga ng bata at yung mga bata ay may impurities. May bahid ng kasalanan. Bakit? Kasi yung mga nanay, usually sila yung mga nagkakaroon ng menstruation, no? Yung mga nanganganak. So hindi nila alam. Baka may nanganak, may hindi pa nakagawa ng ritual of purification. Pag lumapit sila kay Jesus, baka si Jesus mahawaan. So, yun yung dahilan nila. Ganon katindi ang pagtingin nila. Pero kay Jesus, hindi yon ang tinitingnan. Hayaan ng mahihina na lumapit sa Kanya. Lalapitan niya mga mahihina. Kung sino nangangailangan sa Kanya, sino naghahanap sa Kanya, tatanggapin niya. Pag hindi mo kayang lumapit sa Kanya, Siya ang lalapit sa iyo. Para ikay kalungin, kandungin, tapikin, at pagpalain ng Kanyang pagpalang kamay. Ganon ang paningin ng Diyos. Kaya nga po palagay ko, naiintindihan to ni Santiago, sapagkat sa unang pagbasang ating narinig, ipinaalala niya na kapag may taong o may mga miyembro ng simbahan, may kapatid na may karamdaman, ito ay itatawag ng pari upang mapahiran ng santo olyo para mapatungan ng kamay at may pagdasal. Sapagkat itong sakramentong ito
ay nagbibigay ng kagalingan, ng kapatawaran sa kasalanan na nanggagaling sa Panginoon. This is the way of God or of our Lord Jesus, this sacrament, para patuloy na ipadama yung kanyang affection, yung kanyang pagkalinga, yung kanyang grasya ng kagalingan at kapatawaran sa kasalanan. Kaya nga, hindi man gumaling yung pinahiran ng Santo Olio, alam nyo, intindi nila yon. Padre, salamat, pinuntahan mo ako. Okay na ako. Hindi ka man gumaling sa karamdaman, pero yung naramdaman nila yung pagmamahal. Hindi sila pinandirian ng pari. Pinuntahan sila ng pari. Binigyan na absolution, kinumpisal ng pari. Father, okay na. I'm ready to go. Ito nga nakalipas, may isang matanda akong pinahiran ng Santo Olio, 96 years old na. Kitang-kita ko, hirap na, si nanay. Alam nyo, nung nagdadasal kami, hindi na siya makasagot, puros ungol na lang. Pilit siya nagsasign of the cross, kahit masakit na. Kita mo na yung mga lapnos sa katawan niya, yung mga pinagtusukan ng karayom at pumutok na siguro, may mga dugo na, mga nakakaawa. Kita mo na yung hirap. Kinumpisal ko siya, binigyan ko na absolution. Sabi ko sa kanya, nanay, pahinga na kayo. Panatag nyo na yung loob nyo. Hindi naman po hinahangad yung kamatayan o katapusan ng buhay ng isang tao. No? Pero minsan, the best way to give para dun sa taong naghihirap may sakit, hindi lagi yung kagalingan ng katawan, kundi yung kagalingan ng kaluluwa at yung kalooban, kapanatagan ng kalooban. Alam nyo, parang naghintay lang talaga siya ng pari. Kasi after noon, 2 hours ago, after noon, 2 hours after na mapayaran Santo Olio, nag-expired na si nanay. Naghintay lang na mapayaran ng pari. Mapayaran ng Santo Olio. Ang mahalaga at the end, sigurado siya sarili niya. I'm sure na ito'y naramdaman niya. Kampante na siya na mag-let go kasi alam niya pinatawad siya sa kasalanan. Alam niya siya ay ipinagdasal. Alam niya na siya ay minahal. Alam niya na may nagpahalaga sa kanya. With all the assurance, pati ng mga apo, pamangkin, anak, yun yung mahalaga. At ito yung patuloy na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa mga sakramento na iniwan niya sa simbahan para maging daluyan ng kanyang pagmamahal, daluyan ng kanyang biyaya, daluyan ng kanyang kapatawaran, daluyan ng kanyang patuloy na pagkalinga. Mararamdaman natin ang Diyos. Sana maramdaman din natin ito. At sana may padama rin natin sa iba. Kapon po, ipinagdiwang natin ang pagunita sa people's power. And one lesson that we learned from this peaceful revolution ay kaya nating makamtan, sabi nga dun sa kanta, ang kalayaan. Pwede nating makamtan ang ating may pagtanggol ang ating kalayaan sa pamamagitan ng ating kaisahan at mapayapang sama-samang pagkilos na ipaglaban ito. Hindi sa marahas, hindi sa magulo, hindi sa lakas ng bala ng tangke o mga kagamitang panggera. Ito'y natutunan natin sa Ebanghelyo ni Jesus. Kaya ito rin po sana, ikalawang bagay natin sanang gawin. Pagdasal natin, sana yung mga conflicting countries, naghihidwaan na bansa, na komunidad, lagi silang babalik sa hapag ng dialogo, pag-uusap, sapagkat sa digmaan, walang panalo. Lahat talo, lalo na
ang mga mahihina, mga sibilyan, para lang ipakita ang lakas, para lang ba mawala ang takot? Handa kang isakripisyo ang libong buhay mula sa iyong tao at mula sa mamamayan ng ibang tao? Para yat iyon ay hindi makaibanghelyo. Hindi ko alam ang daylan, pero sana matuto tayo rito. Sabi ni isang expert, a simple miscalculation in a conflict, a war between two countries, can always lead at our present time, no, to a world war or nuclear war. Sana naman wag pumunta sa ganoon ang mga conflict na ito. Kaya po ipagdadasal natin. Pagdadasal natin yung mga biktima, pagdadasal natin ang mga sundalo, ipagdadasal natin ang kaliwanagan ng isip ng mga namumuno para lagi isa lang alang, lagi yung kabutihan, kaayusan ng kanilang mamamayan, lalo na ng mga mahihina. Pagpalain po tayo.